Sa kauna-unahang pagkakataon, gaganapin ang Chocolate Festival sa Cordillera sa buwan ng Pebrero. Hangad ng aktibidad na mapaunlad ng industry ng kakao sa rehiyon. May report si Ala Sangduan ng PTV Cordillera. Masusing paghahanda na ang sinasagwa para sa first Chocolate Festival sa Cordillera. Ay kay Benga Chocolate Queen Everichelle Padua, ang CEO ng Dolce Chocolates Incorporated. Panahon na upang magtipon-tipon ang dumaraming cacao farmers at processors sa Cordillera sa pamamagitan ng nasabing festival. Our main goal po is to let them meet each other para hindi na po sila mahirapan sa market. Hangad na aktibidad na gaganapin sa February 14 hanggang 15 sa BSU Gymnasium La Trinidad Benguet na matulungan din ang mga farmers at processors sa marketing para sa kanilang produkto. Tampok din sa aktibidad ang mga iba't ibang produkto ng tsokolate na gawa ng mga entrepreneurs at micro, small and medium enterprises sa rehiyon. Gayon din ang pag-unlad ng industriya sa rehiyon na kinakailangan ng tuloy-tuloy na suporta mula sa gobyerno. Kakaroon po tayo ng competition, top 3 best tableya, top 3 best 70% dark chocolate, top 3 largest and biggest na cacao pad po, and most number ng cacao bean sa isang pad. Inaasahang makikisa ang mahigit 300 cacao farmers at processors, kabilang na ang mga business owners ng cafes at restaurant sa aktibidad. Ala Sangduan para sa Bayan. Makibalita naman tayo sa Davao kasama si Jason Amisola ng PTV Davao. Maitim at makapal na usok at malakas na apoy. Ito ang sitwasyon alas 4 pasado ng hapon noong Lunes sa Purok 7, Barangay 8-A, Davao City. Dahil masikip at kailangang sadyain ang lugar, sa katabing sementeryo, pumuwesto ang mga bombero para maapula ang malakas na apoy. Pagpunta ng news team sa nasabing lugar, yero ng mga bubong at pundasyon na mga bahay na lang ang makikita sa lugar. Dahil halos abo na ang mga gamit. Kanya-kanya na sa paghahanap ng mga pwede pang itinda katulad ng yero, bakal at bronse para ang kita ay pangbibili ng mga materyales sa pagpapatay ulit ng kanilang mga bahay. Isa na rito si Joseph na wala sa kanilang bahay noong panahon na sumiklab ang sunog. Pero malaki ang pagpapasalamat nito dahil walang nangyaring masama sa mga bata na naiwan sa kanilang bahay. Loko din ang harvest kong mangga. Kaya yung naalang ko dire, dili mo naman yung nani po. Naman ko yung makinago dire, yung inihos na ko, nasunog. Yung magamit pa rin ako. Karo na siya maginabuhan? Wala. Nagtanaw na lang ko sa pulbos na mong balay. Handa. Naot may matagaan, may balay. Nga nami mapuyan. Hindi pa din ay proseso ni Marivic ang kaning naramdaman matapos ang insidente ng sunog. Diha sa baba. Nga, pagtanaw na ko nga, naunsa din na sila, nasingit sila nga sunog-sunog. Pagtanaw na ko sa amo ang diha sa mong sala, nakita na nako nga kusog na kaayo ang kanang kalayo. Ang among kwarta, wala na namo nakuha. Ang halin ako sa kong tindahan, wala na nako nakuha. Liban lang sa ko ang bag nga naay katulang yun akong nakuha ang akong bag. Ang ako ang mga tinaguan, wala na nako nakuha. Nahurot yun to siya tanan, sir. Maliban sa kanilang bahay, kasali sa natupok ng apoy ang kanyang computer shop. Anya, ito ang unang pagkakataon na sila ay nasunugan sa loob ng 4 na dekada na niyang pagtira sa lugar. Sinabi ni Barangay 8-A Barangay Captain James Abadilla na nagsimula ang sunog sa bahay na mayroong nagluluto gamit ang butane. Anya, napabayaan ito at hindi agad napula. Dagdag sa kapitan, nagbigay na sila ng inisyal na tulong pero ang pangunahing kinakailangan ngayon ng mga nasunugan ay ang mga materyales sa muling pagpapatayo ng bahay katulad ng yero, kahoy at pako. Sa datos mula sa Davao CSWDO, 8 bahay, 2 sharers, 3 renters at 1 boarder ang apektado sa nangyaring sunog. Ang financial, sir, i-process pa na namo siya. Kaya yun no naman, daghan man na siya proseso. Pero after namo ma-secure din rin, mahatag ang food and non-food, i-process na namo siya immediately po ang financial. Ang danyo sa sunog, umabot sa 2,752,000 pesos. Walang humpay rin ang pagpapaalala ng kabomberohan na bantayan ang mga niluluto at i-check ang mga electrical outlets panahon na lalabas ng bahay. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Bayan.